So first step is open your browser and then type appdigicars.ph. Okay? So hindi niyo na po kailangan kumpletuhin yung nasa screen, yung HTTPS. Okay? So i-type niyo lang po agad-agad parang pag nag-visit kayo ng mga website sa smartphone or computer niyo. I-type niyo lang direct app.digicars.ph. And then ito yung sa mga wala pang account, you just have to type your full name. And then, yung email ninyo. Yung email po ninyo, take note, ito po yung nasa agreement natin. Okay? Hindi po pwedeng iba yung gamitin ninyong email. Alright? Kung ano po yung nasa contract natin, ayun po yung gagamitin natin. Because, ayun po yung marirecognize ng ating online portal or ng ating system na under ng account ninyo. Okay? And then, yung password, syempre, yung pinakamadali yung password na kaya ninyong gamitin. So, sa mga nakakalimot sa password ninyo, okay, please contact your agent or your manager or your client or your agent's manager po para po mapalitan siya or ma-change po yung password sa system natin. Sooner or later, magkakaroon din tayo ng change password sa website na ito. But for now, as much as possible, yung mga manager po ang mag-a-assist sa inyo sa pagpapalit ng password ninyo kung nakalimutan po ninyo. Okay? So, let's move forward. So, once nag-create na siya, click register, magkakaroon na kayo ng account niyan. So, once na nagkaroon na kayo ng account, pupunta ulit kayo doon sa website. No? Mag-redirect kayo doon sa login page. Ayan. So, yung sign in. So, makikita nyo dyan yung email and then yung password. So, once na-click nyo yung sign in na button, okay, lalabas dyan yung details. Anong details po yun? Yun po yung ad payment na makikita nyo sa inyong screen ngayon. Okay? So, once na na-click nyo po yan, makikita nyo dyan yung due kung kailan po yung reference number ng payment ninyo. And then, yung due date po ninyo, kung kailan kayo dapat magbayad kay DigiCars. At kung magkano din po yung inyong monthly na babayaran kay DigiCars Auto Trading. So every month po, makikita nyo hanggang 6 months lang po yung nakikita nyo dyan ngayon. Pero every time na nababayaran nyo yan, ma'am and sir, lalabas po dyan yung ad payment button na hindi pa kayo bayad. Okay? So then again, pag pinik nyo yung ad payment, alright? So may lalabas na another box dyan, which is nakalagay dyan yung account name ninyo. Makikita nyo sa baba, ayan, account name. And then yung amount due kung magkano yung kailangan bayaran ni client. Okay? So, nakalagay dyan yung ano yung payment reference number. So, yung payment reference number po, yan po yung makikita ninyo sa resibo na ginamit ninyo para mabayaran po si DigiCars Auto Trading sa kanyang bank details na nasa contract din natin. So, kahit anong payment method po ang inyong gawin, pwede po yan. Alright? Pwede pong GCash, online banking, over the counter. So, pwede po kahit anong payment ang gamitin ninyo. So, meron po yung na-generate na resibo. Okay? Kapag sa over the counter, meron silang hard copy na resibo. Picturean nyo lang po yun. Sa online banking, meron pa rin resibo yan. Digital, email, or minsan may pictures din. Sa mobile banking yon. And then, sa GCash, meron din yan. So, lahat ng resibo, may reference number yan. Ito-type nyo lang po yung reference number ng resibo na nakuha ninyo after payment ninyo kay DigiCars Auto Trading. So, then again, ano lang po natin, advice lang po, lahat po ng payment ni client, wala pong dadaan sa kamay ng ahente o ng manager. Dapat po sa bank account ng ni DigiCars yun papasok, which is meron tayong different banks. Meron tayong China Bank, meron tayong BDO, and then meron tayong East-West. So, depende po kung saan kayo, saan nyo gusto magbayad. Contactin nyo lang po yung agent ninyo. So, lahat po ng bank account na yon is nakapangalan din po dapat kay DigiCars Auto Trading. Okay? Ingat po kayo sa mga nagpapanggap or magpapanggap na kailangan nyo magbayad doon sa account nila. Alright? So, dapat po lahat ng payment kay DigiCars Auto Trading lang papasok. Okay. So, move forward. Doon, click nyo po yung payment date. Ayan, yung bilog po na yan. So, pag-click nyo po yan, lalabas po dyan yung calendar. So, all you have to do is click nyo kung kailan kayo nagbayad.
para po ma-record siya. And then yung choose file na button, finally, is yan po, dyan nyo po i-upload or pipicturean nyo po yung resibo ng katunayan na nakapagbayad po kayo sa amin. So once na-upload nyo po dyan yun, all you have to do is click submit. So once na-click nyo yung submit, alright, lalabas po yan, magre-reflect na po yan dito sa ating system. So click po ninyo yung nasa taas, yan po yung kung katulad na ito kay client is Nmax. Pag tinik nyo yung button din po yan, pag tinik nyo yun, lalabas yung account profile ninyo. So yan yung details ng inyong motor or ng inyong sasakyan or ng ating contract. Okay, kung magkano yung monthly ninyo, hanggang kailan kayo magbabayad, etc. etc. Alright? And then at the same time, yung statement of your account po, yan. So pag click nyo yung statement of the account button, dyan na po maglalabas yung ating, or lalabas, sorry, maglalabas. Lalabas yung ating transaction. So sa pinakaunang table is yung DigiCars transaction. Ito po yung proof or resibo ng binayad nyo sa amin. Lalabas po yan dyan. Yun po yung in-encode nyo kanina sa second step natin. So, dun dyan po lalabas yun. Dyan po chinecheck ni Finance yung record po ninyo sa amin kung nakapagbayad na kayo or hindi. On the other side naman is yung dealer transactions po. So, sa mga mobile phone, iba yung itsura nito. So, nasa pinakababa po siya. All you just have to do is scroll down lang po kayo. So, dealer transaction, lalabas po dyan. So, yung proof of payment naman po namin na nakikita nyo dyan, yan naman po is yung proof na nakapagbayad na kami sa inyong bank account or sa inyong dealer. Okay? So, dito po natin mamamonitor pareho yung transaction natin. So, sa mga clients po namin, we ask for your task. Nanda sana po, gawin po natin siya every month. So, wag po kayong madidelay sana para po at least tuloy-tuloy po yung transaction natin at wala po tayong maging problema. Okay?